Si nang susunod? Wala na? Wala pa? Okay, siya ito na sa picture. Picture. Ang Insyong po, Insyong. Saan-saan ito? Ang Insyong po. Oh, Gerald. Cavite po. Saan ka dito? Cavite po. Ah, pasensya na, Gerald. Nakaya ito isa, si Maria Insyong. Sige po, sige po. So, anong problema? Yes po. Anong problema? Insyong. Maria Insyong. Attorney, kasal po ako sa German. 5 years na po kaming hiwalay. Tapos hindi po siya nakikipag-operate for annulment. Ano po bang dapat kong gawin? Sa yung German ngayon, when was your last time of your yung iba ha? So, hindi kita, since ha, pakimit mo na yung iba. Amaper Hong Kong, pakimit mo na ha? Amaper Hong Kong. I-mute mo muna yung phone mo kasi nag-usap pa kami ni Miss Injong, ha? Okay. Tapos, anong sabi? Hindi po siya nag-cooperate na para for annulment. When was the last time of your communication with that German husband? Last year po. Actually, nangako pa nga po siya na pababalikin niya ako ng Germany. Year. Tapos, apo. Okay, nasa Germany siya ngayon? Yes po. So, ang unang gagawin mo, kailangan mo nang i-check kung nag-divorce, dinivorce ka na ba niya sa Germany? Hindi. Dito po kami nagpakasal. Ang tanong dyan, dinivorce ka na ba niya? Wala pa naman po. Wala pa po siyang fina-file. Or kailangan mo malaman yan kung dinivorce mo na ba siya. I think you need to go to the German embassy kung hindi siya magsasabi ng totoo. I-verify mo kung dinivorce ka na ba niya or hindi. Okay? Kasi kung dinivorce ka na niya, mag-file ka ng petition for recognition of foreign divorce dito sa Pilipinas. Pero kung hindi ka niya dinivorce, walang divorce na final, because you are a Filipino citizen, hindi ka pwede mag-file ng divorce. Kasi okay. Only the foreigner can file a divorce, hindi ikaw. Yeah, may konting unfair ngayon eh. Yun ang batas natin. Kahit dito po so, kami kinasal. Kahit yan kayo kinasal, kailangan siya mag-file ng divorce sa ibang bansa. Okay? Okay po. Okay, pag assuming na, sa, based sa kanilang ng batas, kung, I don't know kung pwede sa embassy nila, doon sila mag-file, or doon sa bansa nila, doon sa Germany, doon siya mag-file ng divorce. Assuming na hindi sila file ng divorce, you have no other option but to file annulment. Mag-file ka ng annulment dito sa Pilipinas. Okay po. Kahit wala okay. Yung parang appearance or importante lang, ma-inform lang siya. Hindi naman kailangan na nag-appear siya sa court. Okay, okay po. Hindi mandatory mag-appear sa court. Thank you po. Okay, thank you. Bye-bye. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203 and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp. 0917-329-5353. Repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.